Kung si Ter de Ravenna ang consensus na number 1 pick, marami ang nagsasabi na magiging number 2 pick overall ay si Jaime Malonzo. At kung yung number 1 pick ay hindi pwedeng i-trade, itong number 2 pick pababa pwede naman. Kaya yan ang dahilan kung bakit marami ang nakaka-interest dito kay Malonzo. Ang napapanood nyo yung mga highlights niya sa D-League at kita nyo naman, meron siyang outside shot, may inside, high leaping, athletic talaga. At ang matindi dito kay Malonzo, siya ay 6'7". Halos kasing laki to ni Christian Stanhardinger at ni Troy Rosario, pero mas athletic dun sa dalawa. Kaya ngayon, marami nag-i-speculate na ang Phoenix Jewel Masters daw, gusto pa nila makakuha ng isang top pick. Meron silang pick dito sa 2020 draft, hindi lang natin alam kung anong number. Pero, interesado daw ang management na makuha talaga itong si Jaime Malonzo. Dahil, una-una, itong si Jaime Malonzo, well, nakita na natin yung capability niya dito. Pangalawa, itong si Malonzo ay galing sa Lasal. Naglaro to doon. Ngayon, ang may-ari ng Phoenix Fuel Master, si Dennis Uy, siya ang bagong patron ng Lasal. So, naturally, ang gusto ni Dennis Uy, mapunta sa kanila si Malonzo. Ang tanong na lang ngayon dyan, ay kung willing ba silang magbigay ng isang high-quality player kapalit para makuha ito si Jaime Malonzo. Dalawa lang ang options dyan ng Phoenix kung gusto nila makakuha ng number 2 na draft. Yan ay ibigay either si Matthew Wright o si Jason Perkins. Itong si Jason Perkins sa tingin ko malabong ibigay yan dahil una-una big man at alam naman natin sa PBA ngayon napakahirap kumuha ng big man. Itong si Matthew Wright, high caliber shooter yan, isa sa pinakamagandang 3-point shooter ngayon sa liga. Pero kung titignan natin yung nagagawa ni Malonzo, kaya niyang i-duplicate yung nagagawa ni Matthew Wright dahil meron din itong 3-point shooting. Pangalawa, mas malaki ito kay Matthew Wright. Si Matthew Wright 6'4", ito 6'7", at mas athletic pa. So, kung titignan natin yung capability ni Jaime Malonzo, may equal niya o baka masurpass pa si Matthew Wright. Although, ang risk dyan ng Phoenix, baka nga hindi nila makuha itong si Malonzo dahil baka ito maging number 1 draft pick. Then again, baka makuha naman nila si Ter de Ravenna o si Kobe Paras na okay pa rin naman. Nandyan din naman si Troy Reich. So ang question na lang dyan, kung willing ba ang Phoenix na ibigay si Matthew Wright para makakuha ng isang top rookie sa darating na 2020 PBA draft? Yan muna ang ating balita ngayon. As usual, mag-iwan po ng comment, pakilike ang video kung nagustuhan at huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa latest PBA trades, news, and rumors.